Digital Love Lines. Good afternoon, Digital. Pakitagod lang po ng pangalan ko. Codename ko si Sweet May. Pero para po sa private protection ko sa ibang nakakilala sa akin. Dahil sa complicated relationship ako, isang avid fan po ninyo, taga-subaybay ng inyong programa. Nakakawala ng stress at kapulutan din ng aral ang ibang kwento ng mga sumasali. Simulan ko po ang aking love story. Ako po ay umiidad na ngayon ng 45 years old. Married po ako pero naghiwalay kami last 2 years. Ang buhay pag-ibig ko po nag-start when I was in high school. Pero by elementary, meron na po ako nagkagusto sa akin. Di man ako kagandahan pero sabi nila ma-appeal daw ako. Mabilis po ako nagdadalaga at matured ng aking pag-iisip dahil ako po ang tumatayong panganay sa 6 na magkakapatid. Dahil maliliit pa kami kami naiwan ng tatay namin. Lumaki kami sa nanay namin ang nag-iisang naghahanap buhay para sa amin. Namulat po ako sa hirap ng buhay, sa hirap ng nanay namin. Nag-aaral po ako ng mabuti hanggang makatapos ako ng high school. At pinag-ako ako digital sa sarili ko na tulungan ko ang nanay ko. Magtrabaho para sa mga kapatid ko. Noong ako ay nasa high school, marami po ako manliligaw mula first year hanggang fourth year digital. Pero di ako nagseryoso sa love life. Dahil sa trauma ko sa nangyari sa mama at papa ko. Sa murang edad ko digital, hindi ko naunawaan ang pangyayari pero tumatak sa isip ko ang naging buhay ng mama ko nang iniwan kami ng tatay namin. Hanggang pagkatapos ko ng high school, walang lalaking nakagalaw sa akin, Digigel. Takot na pag ako bumigay, mabubuntis ako na maaga. Kaya kagaya ng mga kaibigan ko, tinuon ko na lang ang sarili ko sa pagtatrabaho sa Manila. Digigel, umuwas ako ng Manila para magtrabaho doon. Umuwi naman ako taon-taon para magbakasyon after 1 year. Nagbakasyon po ako, tinapat ko ang pagbabakasyon ko, festa sa amin para mamasyal at makapag-enjoy din sa sayawan. Dahil sa probinsya nga namin, Digigel, habang nagdadalaga ako, laman ako ng sayawan. Kasama ko ang mga kaibigan kong namasyal araw-araw. Di ko pansin na may lalaking lagi nakatanaw sa akin pag ako lumalabas kasama ng mga kaibigan ko. Kapitbahay lang namin kasi siya. Nakipagkaibigan siya sa akin, di ko naman namalayan na nanligaw na pala siya hanggang one time. Nagtapat na siya sa akin at bago ako bumalik sa Manila, nag-BF ako, Digigel. Nalungkot kasi ako, magkakalayo kami pero mga nangako siya sa akin na ako lang ang mamahalin niya. Tiniis namin ang LDR, Digigel, pero di kami nakalimot sa magsulatan kasi wala pang cellphone the time. Masaya or nagpatuloy ang relasyon namin. Masaya na malungkot pero gaya ng dati, every year naman ako ang nakauwi sa amin. Doon namin sinusulit ang oras namin magkasama. Halos hindi kami nagkahiwalay araw-araw, kahit gabi, DJ. Minsan nasa bahay nila or sa bahay namin kami magkasamang natulog. Nasa right age na ako, Digigel. Pero di pa kami nagbalak na mag-asawa dahil ako po ang breadwinner sa family ko. Nangako po kasi ako sa nanay ko na mag-asawa ako after na mag-graduate yung bunso namin. Dumating yung pagkakataon na yung Digigel, nag-usap kami ng boyfriend ko na magsasama kami after graduation ng kapatid ko. Nagpaalam na rin ako sa nanay ko at sabi niya okay na daw, sarili naman ang asikusuhin ko. In short, pumayag ang mama ko na mag-asawa na ako. Masaya akong bumalik sa trabaho ko dahil last year ko na yun
last year ko na yon at umuwi na para magsama kami ng boyfriend ko. DJ Jel, di po ako nakauwi ng summer na gaya ng lagi kong nabakasyonan. Nakiusap kasi ang amo kung June na lang daw ako uuwi sa halip na May dahil yun ang buwan ng festa sa amin. Nagkaroon po kasi ng business meeting out of country yung amo ko at ako po ang nanggalagas ng mga anak ng amo ko. DJ Jel, doon po nangyari na di ko inaasahan na may natanggap akong balita. Di agad nila din ni Ritsong sinabi sa akin kung ano. Nagulat ako, lumuwas ang boyfriend ko, nakituloy siya sa tita niya at doon tinawagan niya ako landline na pumunta daw ako doon. DJ Jel, nagpaalam ako sa amo ko na mag-day off. Sabi ko lumuwas yung boyfriend ko sa tita niya at pinupunta ako. Sumakay ako ng LRT DJ. Doon niya ako sinundo dahil sa Malabon ang bahay ng tita niya. Nung makita niya ako, niyakap ako na maigpit. Sinalubong niya ako. Doon ako kinabahan kasi di siya masaya na makita ako, DJ. Di ako sanay na ganun ang itsura niya. Nasanay ako na pag umuwi ako sa may probinsya, DJ. Excited siya at sinusalubong niya ako sa pier. Pero yung pagkakita namin sa Manila, ibang-iba ang pag-alala ko sa mukha niya. Noong kami na naandun sa bahay ng tita niya, nagulat ako dahil nandun din ang nanay niya. Sinalubong ako ng nanay niya nang yakap na mahigpit, doon ako lalong kinakabahan. Di ako sanay ng ganun, DJ Jel. Nagsimula nang umiyak ang nanay niya, di pa makapagsalita nang umiyak na rin yung boyfriend ko. At yung tita niya, paulit-ulit ako nagtatanong kung bakit nag-iyakan sila. Hindi makapagsalita nanay niya at yung boyfriend ko. Kaya DJ Jel, yung tita niya na lang ang nagsalita. Sinabi ng tita niya na yung boyfriend ko daw ay nakabuntis! Nang marinig ko yun, DJ, hindi ako makapaniwala na tulala ako. Hindi ako makagalaw sa inupuan ko. Maya-maya pa umagos na luha ko. Hindi ako makapagsalita. Nasyak ako sa narinig ko. Ang boyfriend ko umiiyak na lang sa tabi ko, DJ. Tanong ko sa kanya, paano nangyari yun? 5 taon tayo na maayos. 5 taon ka naghintay sa akin. 5 taon ka na ikaw lang ang inisip ko. Wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho at di naman ako nakalimot sa kanya, DJ. Sumulat at magpapadala ng kung ano-ano, maramdaman niya lang na mahal ko siya noon. DJ Jel, tinanong ko siya kung anong plano niya. Masakit man, pero pinakinggan ko siya. Wala siyang masabi, DJ. Sabi ng tita niya, magpakasal na lang kami sa Huwes at huwag na umuwi sa may probinsya. DJ Jel, hindi ako pumayag na awa ko sa pinagbubuntis ng babae. Naalala ko kasi yung ginawa sa amin ng tatay ko. Umuwi siya sa may probinsya para hanapin yun. Or harapin yun. No? Naiwan ako sa may Metro Manila dahil may trabaho ako. Ilang araw lang, nagpaalam ako na magbakasyon. Pumayag naman ang amo ko dahil nawala or nawawala ako sa focus sa trabaho. Apektado talaga ako, DJ Jel. Napakasakit isipin, di ko ano ko makakain, wala din akong ganang kumain, pero lagi ako pinangangaralan ng amo ko. Nakauwi na ako, DJ, nung malaman ng BF ko na nakauwi na ako, pumunta pa siya sa bahay, sinundo ako. Pinasusundo daw ako ng nanay at tatay niya, sumama ako kahit nasasaktan ako, DJ. Pinakain nila ako at pinaghain pa ako ng nanay niya. Asikasong asikaso nila ako pero di tumigil, luha ako na nakaharap sa kanila. Habang ako kumakain, DJ Jel, nagsasalita ang tatay niya. Sabi ng tatay niya, humingi ng pasensya sa akin. Di rin daw nila alam kung paano yun nangyari. At pati sila nagulat din dahil nung buong akala nila, kami na ang magkakatuluyan dahil lahat sila buto sa akin. Pinaplano na pala nila na ipapakasal kami pag uwi ko.
Lalo akong umiyak sa hirap, sa harap nila, na wala na kong ganang kumain, halos hindi ko malunok-lunok ang pagkain. Naghahalo ang luha at kusipon, DJ. Noon, naramdaman ko ang sobrang sakit. Lahat sila, naging inayang sa reaksyon namin, or sa relasyon namin, rather. Wala akong nagawa nung gabing yun, di niya ako pinauwi sa amin. Nakiusap siya sa huling pagkakataon, magkatabi kami. At habang natutulog kami, nakatulog doon niya, sinabi sa akin kung paano nangyari. Sabi niya, nagkapag-inuman lang daw siya sa barkada niya dahil fiesta noon. Nalasing siya at di na nakauwi sa bahay nila. Kaya doon siya nagpalipas ng gabi. Nung magising na daw siya, DJ, tabi niya, nakahiga yung kapatid na babae ng barkada niya. At nung makita ng mga magulang daw ng babae, pinagsabihan siya na kailangan daw panagutan daw niya ay yung nangyari. Habang ako nakikinig lang, DJ, sa kwento niya, iyak na iyak ako. Pinakinggan ko, pinaliwanag niya para na rin malinaw sa akin kung paano nangyari. Malinaw sa isip ko, napikot yung boyfriend ko si DJ Jel. Sabi na magulang niya, susuportahan na lang daw yung bata pero magpapakasal, di sila magpapakasal dahil may GF na anak nila. Ako, DJ yon, pero tinakot yung boyfriend ko. Ang sabi daw sa kanya, pag di niya pakasalan yung babae, may mangyayari masama sa mga magulang niya. Kaya napilitan yung boyfriend ko na pumayag na lang kahit ayaw niya. Yung gabing yon, napakabigat ng dibdib ko, DJ. Umuwi ako kinabukasan, mag-isa na lang ako, gusto niya pa ako ihatid pero di ko na siya pinasama. Nakita ko pa yung pag-alala ng mama niya sa akin. Bugto mata ko, DJ, walang tulog. Nagkulong ako sa kwarto. Di ako lumabas buong araw. Pati ang mama ko na iyak na lang sa akin. Hindi niya ako iniiwan sa takot na baka may gawin akong di maganda. Panay pangaral ng mama ko sa akin. Sabi niya, di lang siya ang lalaki sa mundo. Wala na daw akong dapat sisihin. Siguro nga di talaga siya ang nakalaan para sa akin. Pinilit kong magpakatatag, DJ Jel. Di na ako nagtagal sa probinsya, bumalik ako ng trabaho sa Metro Manila. Makalimutan ko siya. Binaling ko sa ang sarili ko sa trabaho. Hindi na umuwi ng bakasyon para di ko maalala yung mga masayang or masasamang pangyayari. Siya yung first love ko, DJ Jel. Siya rin ang minahal ko ng buong puso sa sa kanya ko naramdaman noon ang tunay na pagmamahal. Masaya kami kahit walang nangyayari sa amin. Oh? Kaya naman pala eh. Sana may nangyari na. Sobra ang respeto niya sa akin, DJ. Kinagalang niya talaga ako, yung pagkababae ko. Pinangako niya na gusto niya pag hinarap daw niya ako sa altar. Eh, pure malinis ako at yun ang hinangaan ko sa kanya, DJ. Lumipas ang mga taon, di siya naging masaya sa pag-aasawa niya. Pinabayaan niya yung sarili niya. Unti-unti niya nilunod sarili niya sa alak, DJ Jel. Wala pa kain, inom nga na daw ng gin yung ginagawa niya. Kape lang daw siya sa umaga. Gin hanggang siya ay at gin ay yung gin siguro no. Hanggang siya ay magkasakit ng ulcer. Acute na, DJ Jel. Sinugod siya sa may Manila sa may PGH para magamot pero malala na daw. Lahat yan kinuwento sa akin ang nag-iisa niyang kapatid na babae. Naluha na lang ako, DJ Jel. Sabi ng kapatid niya, ako pa din ang nasasambit ng kuya niya. Hanggang sa huling hininga niya, DJ Jel, inais niyang kausap pa ako. Pero ako na ang tumanggi bilang paggalang sa asawa ko dahil nag-asawa na rin ako at may anak. Ewan ko, bot sa langaw.
Okay. Binawian siya ng buhay sa may hospital sa may PGH, DJ Jel. Lihim akong umiyak. Di ko alam, DJ, kasi nasa puso ko pa rin siya. Siguro nga tama yung saying na first love never die. Natahimik na siya, DJ Jel. Pinagdarasal ko na lang ang katahimikan niya sa kabilang buhay. Pero DJ, after ng 40 days, dinalaw niya ako sa panaginip ko. Humingi siya ng sorry at paulit-ulit na sinasabi niyang mahal na mahal niya ako, DJ Jel. DJ, hanggang ngayon, alala ko pa din siya. Pinagpipray ko na rin na sana guide niya na lang ako. At DJ Jel, dito ko na lang po tapusin ang kwento ko sa aking first love. Salamat sa pagbasa ng matali novelang kwento ko. Marami pa akong kwento sa next chapter na lang sa buhay ko. Hanggang dito na lang po muna. More power and God bless. DJ Jel, pamagat nyo na lang ang kwento ko ng first love never die. Mula po dito sa May Damam KSA, more power to you sa buong staff. God bless sa lahat-lahat, pati sa mga nanonood. Sender number 2, Sweet May ng KSA. First love never die.